Mga mommies, pabor ba kayo na huwag bigyan ng homework ang inyong mga chikiting tuwing weekend? Isinusulong kasi ngayon sa kamara ang no homework bill dahil bukod daw sa nagdudulot ng stress, apektado rin daw ang mental health ng mga bata. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Usap-usapan ngayon ang panukalang layong huwag bigyan ng homework ang mga mag-aaral tuwing Sabado at Linggo. Dapat daw kasi Lunes hanggang Webes lang nagbibigay ng takdang aralin si na Mama at Sir. Kaugnay niyan, sinabi ng Philippine Business for Education na nagdudulot talaga ng stress at nakakaapekto sa mental health ng mga bata ang sobra-sobra o OA sa daming homeworks. Yung mental health ng mga bata nagde-decline kasi nagiging mas anxious sila, tapos feeling nila hindi na nila kaya. But at the same time, yun nga eh, pag sobra nakakamatay. So dapat talaga in moderation kasi gusto rin natin turuan at the same time yung mga bata ng grit, ng growth mindset, diba? Importante raw talaga na may oras sa mga bata para sa ibang bagay gaya ng paglalaro. Sa isang privilege speech, sinabi ni Tutok Tuwin Congressman Sam Versosa na ang mga kabataan ay overwork at nahuhuli sa ibang mga bansa. Binanggit din ng kongresista ang isang pag-aaral kung saan ang average na intelligent quotient o IQ ng mga Pilipino ay 81.64 habang ang global average IQ ay 100 at pang 111 out of 200 countries ang Pilipinas pagdating sa average IQ. Kaya nakakabahala daw dahil sumasalamin dito na may problema sa edukasyon ng bansa. Pero ayon sa Philippine Business for Education, hindi naman sagot sa education crisis ang no homework bill. May crisis talaga and systemic siya. And hindi lang homeworks ang dahilan. Madaming sanga-sanga siya eh. So even from, kahit hindi pa siya pinapanganak, if malnourished na siya, stunted na siya, developmentally yung brain niya, hindi na rin, disadvantage na rin. Hindi niya masyadong maintindihan. Tapos at the same time, hindi rin supported yung teachers natin. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hatid na mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.